Hello everyone, welcome to our channel. If you are new to this channel, please consider to like, share and subscribe and hit the bell button for you to get updated for the next videos to be uploaded. Today we are going to discuss about the common parts and functions of Microsoft PowerPoint. And also we will discuss on how to create video presentations using PowerPoint. Let's get started. The parts of the Microsoft Office PowerPoint. We have quick access, title bar, tabulated menus or tab menu, control box or control toolbox, animation pane, zoom in and zoom out sliding, ribbon menu, sorter panel, slide template, add note bar, and the status bar. Quick access. This toolbar consists a set of commands that it is independent on the tab of the ribbon that currently displayed, and you can add commands in this button. And this is the quick access toolbar. Okay, let's start by opening a Microsoft PowerPoint. Okay, start muna tayo sa design. Page setup. So, choose ko dito po ay 16 inches by 9 po. Para pagka gagamitin natin siya sa projector, pag-project niya, ma-maximize niya yung buong screen. At saka po sa TV, like LED, LCD TV. The quick access or the customized quick access toolbar. Why quick access? Kasi po, pag pinindot natin siya dyan, magkakaroon po tayo ng shortcut. Ayan, kunwari gusto ko siyang i-check lahat. So, we have new file, open file, save, email, quick print, print preview and print, spelling check, undo icon, redo icon. So, pag pinindot lang natin yan, mabilis po natin siyang ma-access. So, we have open recent file, more commands. Ayan, so pili tayo dito kung ano pa po yung gusto nating idagdag. And show below the ribbon. So ano mangyayari pag pinindot po natin to? Ayun, nag-show siya below the ribbon. Napunta siya dito sa may bandang ilalim. So ito, masanay kasi ko nang nasa taas po siya. Kaya doon na lang po siya sa above nito. Title bar. Position at the top of the user interface where the file name will see here after saving a file. As a default, once you open your MS Office, you will see it as Presentation 1 Microsoft PowerPoint. So you could still rename your file. Title bar, ito pong nasa taas. As you can see, may nakalagay po dyan Presentation 1 Microsoft PowerPoint. So yan po yung default file name niya. So to change that, punta po tayo sa file and then save or kaya naman ay save as. And then lagyan natin siya, tutorial on PPT or PowerPoint. And so ayun, nakasave na po siya. Control toolbox. Located at the right top of the user interface where you can close, restore, and maximize and minimize the Windows program. So we have minimize. Nawala po siya. Yan, minimize. Then open. Ayan, minimize. Tago lang siya. Minsan natatakot tayo. Ba't wala ginagawa ko? Yan, ito naman ay para po magkasya sa screen ang halimbawa, dalawa po yung file na ginagamit natin. Later, mag-open po tayo ng isang file na Word habang naka-open din yung ating PowerPoint. So, dun sa Word, dun tayo kukopya ng, or sa Word or sa PDF, dun po tayo kukopya ng igagawin nating PowerPoint or video. So, ayun na. Palakihin ulit natin siya. And then, exit. Ito po. Yan, close. So, pag kinlose natin yan, nawala na po siya. If you have latest version of Microsoft, mas maganda siya kasi mas marami po siyang feature. Tab menu or a tab of the ribbon. Position below at the title bar. This relates to the type of activity such as to relate a ribbon menu name. Like once you click the home, it will open as home ribbon menu. The tab menus are file, home, insert, design, transitions, animations,
slideshow, review, and view. Yung tab menu. Ito, yan. Yan, that is straight na po yan. Ang ating tab menu. Okay, so makikita natin po dyan yung file. Pag open mo ng file, ito yung mga laman niya. Home. So, babalik ka dun sa working area mo and then insert. So, pwede tayo mag-insert ng table, picture, clip art, screenshot, photo album, etc. etc. Ayan, dyan din po natin makikita yung insert video and insert audio. And then, design. Ayan, nakita natin dito yung page setup, slide orientation. Ayan, pwede gusto mo naka-portrait, gusto mo naka-landscape. So, pagka sa TV po tayo gagamit, mas maganda po yung naka-landscape, TV and projector. Okay, transition. Yan, gusto mo yan, paiba-iba, pwede po. But remember po na huwag tayong gagamit ng masyadong complicated na transition or sobrang daming na transition na masakit na po sa mata. Op, ayan, pagka kasi sunod-sunod na siya na sobrang heavy yung transition niya, medyo masakit na po sa mata. Simplicity is the key. Ayan, tos ako, ang favorite ko dito po ay it's either fade or itong shape. Ribbon menu. Position under the tab menus. If you need to see it or control it, hold Control key and press F1. This menu contains all the commands and other menu items that you can help to find the command easily to finish your work. Okay, yung ating ribbon menu ay ito naman po. Ito. So, kung kanina, ito yung ating... Ulitin natin ha, ito yung ating quick access, ito yung ating title bar, ito yung ating control box, ito yung ating tab menu or tab of the ribbon, and then ito naman yung ribbon menu. Yan, so yan yung ating makikita sa ribbon menu, and then the slide sorter. Slide sorter. Position at the left side of your user interface. All the slides will arrange in vertical order from top as first slides down to your last slides. You can drag to rearrange the slides, delete, and other command once you right-click your mouse. Ito naman po yung slide sorter. Halimbawa, meron tayo dyan tatlong slide. Kunwari, lagyan natin siya ng picture. Hanap tayo dito ng picture sa ating downloads. Yan, kunwari ito. And, so, mamaya, tuturo ko po sa inyo pati kung saan tayo magandang kumuha ng picture. Before, aside from Google, meron tayong easier way. I think ito yung easiest way nga eh. Kasi, libre na siya. Tapos, doon ka lang mag-open ng file. So, yan. Insert tayo ng picture dito. Kunwari, lagyan natin dito ng title. My healthy foods. And so, pwede natin siyang palitan. Control A. Gusto ko siyang gawing red. Since we are handling elementary pupils, so, from kinder to grade 2, advisable natin ay Comic Sans. Okay, so pag gusto natin palitan yung ating font, punta ka lang doon sa font, then Control A kung lahat yung gusto mong palitan, then type in tayo dito. Okay, mas gamitin natin yung Comic Sans. Yan. Tapos gusto kong patabain siya to make it bold. Yan. Control B lang po ang aking pinindot or pwede naman pong ito. Yan. Yan. Gusto mo naka-italic, medyo nakatagilid. Gusto mo may underline. Yan. O since title to, lagyan natin ng underline. Gusto mo siyang palakihin. Kasi kunwari yan yung iyong title. Yan. Gusto mo siyang palakihin, punta ka lang po dito. Yan, balance natin siya. Yan. So, later, gagawa tayo ng sample video na
Pinakita ko lang muna yung konting pwede nating gawin po dito. So, eto yung slide sorter. Pwede nating i-rearrange yung ating PowerPoint slide. So, gusto ko siyang gawing pang second, pang third, o kaya gawin ko siya dun sa first slide, sa second slide. It's up to you. So, just simply click, right-click, and then drag it. Yan. Okay, so another naman, gusto mo pa ng iba pang command, right-click, ayan na siya. Yan yung makikita natin. So, cut, o tinanggal mo siya, gusto mo ulit siyang ibalik, Control-V. Okay, next. Pag Control-Cut natin, pwede natin gamitin ng Control-X. So, pwede tayo dyan mag-insert ng picture, new slide, duplicate slide. So, duplicate lang, delete. Pag-delete ng slide, add section. Ayan, pwede tayo dyan. Yan yung mga pwede nating gawin. Dito po sa ating slide sorter. Slide template. This part is positioned at the center of your user interface. This is the biggest part that you can start and put your design in presentation, animation, effects, and more. This is our slide template, the biggest part of the PowerPoint presentation. Kumbaga sa classroom, this will be our working board. We can start designing our presentation, add animation, etc., etc. Effects. Animation pane. It is a part and command of animation pane. Once you click this button, it will open in the right side portion of your user interface. This pane or panel will display the animation functions you use in your slide template. Also, you can rearrange the animation and effects according to your own design. And then the animation pane. So, dito sa in animation pane, dito sa tab menu, yung animation pane, dito siya sa hanay ng tab menu. So, pindutin lang po natin yung animation, tapos po animation pane. So, yung animation po, yun yung pwede tayong mag-add-on ng medyo gumagalaw-galaw. Yan. So, paano po yan? Okay, yan. Ito yung ating animation pane. Gusto kong pagalawin to. Lagyan natin siya ng ayan, pwede ito, fly in, float in, or pwede tayong pumili pa dito sa entrance effect. Ayan, marami po dyan. Ayan, pili ka lang. Ayan. O, let's say, nakapili na tayo ng fly in. O, gusto mo namang siyang lagyan pa ng another animation. Meron siyang entrance effect. Gusto mo, lagyan mo rin siya ng exit effects. So, pili ka lang dyan. Pili lang po tayo dito. So, pag sinabi natin exit, paano siya lalabas? Let's play. Ito, pwede natin siyang pindutin para makita natin yung preview. Yun. So, nag-appear siya, nag-entrance siya, at nag-exit. Ito, gusto ko rin siyang lagyan ng animation. Pero anyway, dito, pag sa bata naman, pwedeng kahit wag na natin lagyan ng exit. Entrance lang. Bakit? Kasi meron naman tayong transition. Ito, gusto kong lagyan siya ng animation din. Gusto ko zoom lang siya. Ayan. So, let's play. Ayan. So, my healthy foods. So, that is our animation pane. Add note or notes pane. This pane or panel position at the bottom of your user interface, which you can type notes that you can accompany a slide. You can print these notes as notes pages or display it when you save a presentation as a web page. Click add notes. So, gusto mong maglagay dyan ng notes. Yan. Ano gusto mong sabihin? Yan. Mag-a-add lang tayo dyan ng note. About the slide, pwede. The status bar. This part position below of the user interface and left side of the zoom in and zoom out sliding bar and view buttons of the slideshow. This is only to notify what slide number you are in your application.
status bar. So, we can see here, slide 1 of 3. Ibig sabihin, ito yung nasa first slide tayo, out of 3 slides. So, ito na siya. Yung sabi ko po kanina, pwede tayong magdalawang work sa ating space. Exit muna natin itong mga iba. At baka tayo malito. Okay, dito po, dalawa yung ating naka-open na file. Isang PDF and our Microsoft PowerPoint. Okay, so dito, pipili, pwede na natin po siyang i-copy-paste na lang. Okay, kunwari ito. Okay, kinlik ko lang siya. And then, Control V. Kunwari ay palta natin siya ng... Ayan, gamitin natin itong zoom in and out para kita natin. Palta natin siya ng Comic Sans. Comic Sans. So, umpisa, medyo mahirap lang siya. Pero pag nakapag-start na tayo dito sa PowerPoint, yung mga slides 1 to 3 natin, pwede na kasi natin po siyang i-copy-paste, copy-copy-paste na lang. Control C and then Control V. Top. Unang markahan. Pwede mo siyang, kung ano itsura niya kanina, pwedeng ganon. Palta natin siya ng color. Etong pangalawa lang, gusto ko po ay, let's say, blue. Yan, medyo malaki siya. Control A, all. Itong nasa box, pwede natin siyang paliitin. Yan. Okay, Control C, Control V uli. And then, eto, kukunin ko na siya, yung title niya. Okay. Palta natin to ng color. Redo tayo. Ayun. Palta natin to ng color green. Ang bata kasi gusto ay colorful. Maraming nakikitang iba't ibang kulay. Okay, nahirapan kang kumilos kunwari dito sa slide template. Pwede mo siyang palakihin muna. Isang kasi mahirap kumilos dahil maliit ang iyong space. So, pwede natin siyang lakihan dito. And, ito na din natin kasi hindi siya balanse. Ito, liitan natin. Ayan po. Tapos, gusto ko mag-add on dito ng picture. Ayan, dito ko na yung sinasabi ko po na picture na kung saan pwede tayong kumuha ng mga libre pong picture nang hindi tayo naka-copyright. Okay, punta tayo. Open natin ang ating browser. Just type in canva.com. 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 Diba po pag gumamit tayo ng picture, lagi natin ilalagay kung saang source natin siya kinuha. So, kung dito lang tayo lahat kikilos, lahat ng picture na gagamitin natin sa canva.com, yun lang yung reference po natin. Ano po? Okay, create a design. Customize dimension. So, pili po natin yung inch, gusto natin halimbawa po ang width ay 5x4 or 4x3. Medyo malaki na kasi siya sa PowerPoint. 4x3. 4x3. Sa inches po siya ha. Then create new design. You will enjoy this canva.com po talaga. So, LM ang ating gamit. Ako especially si teacher ay grade 1. No? Punta ako sa elements. So, sa elements, puro cartoon siya. Kaya meron pang nagalaw-galaw po dyan. Okay, pag gusto naman po natin ng totoong picture, dun tayo sa photos. Yan. Example ay kids. Yan, lalabas na siya dyan. Oh. Ayan, pwede natin siyang gawing ano. Background or samples for our lesson. Ayan. So, hindi po siya copyrighted. Ibig sabihin, free. Lalo na yun, no? Nakalagay free, free. Ayan. So, ang disadvantage lang dito, usually kano ang nakikita natin. So, hanap ka na lang ng medyo mukhang Pinoy. Ayan. Okay. Gusto ko dito ko sa elements. So, yung lesson natin kanina ay about, ang lesson natin ay, let's see again. Ang sabi, pagkaing masustansya o hindi masustansya.
So, pili tayo dito ng healthy foods. Ano-ano ba yung mga healthy foods? So, we have fruits. Fruits. Yan, click natin dyan. Mamaya, ito na yung ating gagamitin picture. Oh, add page. Yan. Then, add page. Kuha na tayo ng maraming picture po, ah. Okay, apple. Ano po ba ang apple? Masustansya yan. Okay, pineapple. Pen, pineapple, pen. Add page. Banana. Banana, banana. Add page. Again. So, hanap tayo yung mga pagkain natin dito sa Pinas. And strawberry, strawberry. Add page. O, doon naman tayo sa... So, as you can see, meron na tayo dito solo-solo, ano? Ayan po. Solo-solo picture. And then... hanap pa tayo ng iba pang picture. Ayan, napakarami po, oh. Pili-pili lang po tayo. Okay, fruits naman tayo. Vegetables rather. Vegetables. Vegetables naman tayo. Add page. Carrot. Add page again. Tapechay. Broccoli. Broccoli. My favorite. Na pagbinili mo ay mas malaki pa yung tangkay kaysa dun sa kakainin mong gulay. Okay. Eggplant. Mas makatotohanan tong carrot na to. Wala lang. Tanggalin na natin yung isa. Yan. So, pagtatanggalin natin, delete lang. Delete lang po. Okay, labanos. Radish. Yan. Pecha. Repolyo. Cabbage. Squash. Tama ba? Squash ba to? Squash po ba to? Parang hindi masyado. Pili na lang po tayo ng iba pa. Yan. Lara. Ano pa? Yan. Dami po, oh. Yun, squash. Yan, ano pa ba? Ang dami po. Yan, pili-pili lang po tayo. Gusto natin ang rice. Kasi masustansya rin yan. Rice, ayan. Pili tayo ng rice. Cereal. Para mamaya meron tayong mga examples. Yan. Fried rice. Is this fried rice? Yellow na fried rice? Pwede. Bigyan mo siya ng chicken oil. What else? Ang mga masusustansyang pagkain natin. What is this? Soup? Kare-kare. Kunwari, kare-kare. Diba? Mukha naman siyang kare-kare. So, we have lots of examples na for the healthy foods. And then, gusto natin naman yung unhealthy foods. Unhealthy. Ano-ano po ba yung mga unhealthy? Na-favorite natin. Unhealthy foods. Okay, ayan. Huwag muna natin lagyan ng heart. Yan, pizza. Unhealthy yan, pero sarap-sarap, no? Pizza. Burger. Charap. Ayan. Sarap. Kaso, unhealthy. Fries! Favorite na favorite. Okay, hanap tayo ng soft drinks. Which is very unhealthy. Yan, soft drinks and burger, number one. Okay. Kaya yun, meron siyang cross dyan. Yan, kuha tayo ng isang nakakompile para mamaya gagawin natin siyang background. Yan, tapos... Since healthy and unhealthy foods, hanap naman tayo ng unhealthy kid. Unhealthy kid. So, ito ay nagpe-prepare po tayo ng mga pwede nating gamiting materials. Unhealthy. Ayan, may sakit na siya. Ay, wag kasi. Baka akala ay. Hanap tayo ng unhealthy. Ayan, si ate. Ayan. Tatanap, pwede natin tanongin yung bata kung healthy foods ba yung kinakain ni ate girl. Ayan. O, do mataba siya. Yung mga kinakain niya pa rin ay unhealthy. Ayan. Cheto, unhealthy yung kanyang mga kinakain. Hanap tayo ng unhealthy kids. Sick na lang, sick. Sick kid. Hindi po ba? Ang bilis po maghanap ng picture. Tapos sa reference, kahit nalimutan natin,
Lagot tayo pag nalimutan natin. So dito, Canva ka lang. Canva.com. What reference did you use? Canva.com. Ayan. Bakit kaya siya may sakit? Pwede yung tanongin sa bata. Ba't kaya sumasakit yung tiyan niya? Ay, yung pinagkakain nito. Ayan. Okay, next. Hanap naman tayo ng healthy kids. Healthy. Hanap naman tayo ng healthy kids. Ayan, ano kinakain ni? Bunso. Sandwich and banana. Okay, ito oh. Ayan, pinapakain siya ni mami, nanay ng masusustansyang pagkain. Okay, yan. Hanap tayo ditong batang malusog. Oh, sarap ng kain niya. Hanap pa tayo. Oh, look at this boy. Dami niyan dalang vegetables. And then aside from eating healthy foods, we need to exercise. Ayan, pinakita ko lang po. Ayan. Pero medyo iba pang lesson po ito. Focus muna tayo sa healthy and unhealthy foods. So anyway, pwede mo rin po siya dyang isave. Ayan. Mag-enjoy po talaga kayo dito mga ma'am and sir. Marami tayong makikita na mga picture na libre lang. Okay, now it's time for us to download. Punta lang po tayo sa download and then PNG. So when we say PNG, so wala siyang background. Paano natin alisin yung background? So choose PNG and then transparent background PNG only. And then we have 38 pages po ba yan? Okay, so let's, ito wala naman siya. Ay, ulitin natin. And so we have, transparent, click the transparent. Ang size niya is 1,200 by 900 pixel, which is very good na yan, masyado na po yung malinaw. O since gagamitin lang naman natin siya sa PowerPoint, pwede na po yung 0.5, which is 600 by 450 pixel. Kung gusto mo po ay yung gagamitin mo siya sa tarpaulin, yung talagang malinaw na malinaw, sa stage gagamitin, sa tar papel. So choose natin yung 3 times ng kanyang size, which is 3,600 by 2,700 pixel. Sobrang lino na yan. Okay, so as I have said, PowerPoint lang naman. So, pwede na tayo sa 0.5 para hindi tayo mahirapang magpaliit ng ating mga picture na gagamitin. Okay, we want to download all pages, 73 pages. So, here at Canva, pagka po tayo nag-save ng picture now, more than one page, siya ay nakakompress. So, turuan ko din po kayo kung paano mag-compress. O, tingnan nyo ang bilis po mag-save, ano. Dito natin siya makikita sa, ako kasi ang naka-default ko po ay sa download. Yon, tapos na siya. Ito na siya, entitled design. So, makikita na natin siya dyan, yung ating mga ginawang layout kanina. So, paano ba natin siya i-unzip. Ito kasi naka-zip file siya. Zip or compressed file. So, just right-click and then extract all. Dito na lang din natin siya i-save. Okay, yan na siya. Open. So, makikita natin lahat ng ating ginamit. O, diba po? Ang bilis. Okay, now, gusto ko lagyan siya ng background yung ginagamit natin kanina ng pagkaing pampalusog, pagkaing masustansya. Lagyan na nga lang po natin to dito. So, ayan. Pwede kayo po ang masusunod yan. Kung just use your imagination and creativity sa paggawa. Kung saan ang bata ay ating ma-encourage, ma-motivate to listen. Okay, tapos yung picture, lagay natin dito. So, since sa title nakalagay ay pagkaing masustansya o hindi masustansya. So, next natin dito yung hindi masustansya. Nasaan na yung set of foods na yun? Ayun. And pwede natin siyang diitan kung di tayo magkasya dito sa ating working
dito sa ating template slide. Tapos lagay natin dito yung isang batang malusog tsaka isang batang may sakit. Ayan. So dinadrag lang po natin. Isang batang malusog. So drag lang natin po dito. Ayan. Nakita niyo po, hindi na tayo masyado nahihirapang mag-adjust sa picture kasi hindi naman kalakihan yung ating ginamit. Pero tingnan niyo po ha, lakihan ko siya. O di po ba malino pa rin siya? Unlike minsan sa Google, pag kumuha tayo ng picture, ang heavy-heavy na ng file, ang labo-labo pa rin. Okay, eto. Dito na tayo sa alamin. Control C, Control V. Gusto natin ay Comic Sans. So, sa umpisa lang medyo masalimuot kasi nagagawa pa tayo ng parang mga template na later on, pwede na natin siyang i-copy-paste na lamang po. Alam niyo, gusto ko to ay red kasi title po siya. O, paganyan, yan. Para hindi mahirap igalaw-galaw. Okay, Ctrl-C, Ctrl-V ulit. Hanggitin na natin to. Kasi gusto ko ito na lang siya. Gawin ko siyang black. Okay, balik tayo dito. Ayan. So, this part, sasabihin lang to ng teacher, di po ba? Ito yung part na to. So, pwedeng maliit na lang siya. Wait. Doon sa pag-paste natin kanina, control, nag-control C tayo doon sa PDF, control V po tayo dito. And then, ayun, para yun ay itsura nung kanyang font. Di na natin siya isiset uli. O, ito po ay sinasabi lang naman ng teacher. So, pwedeng maliit na lang siya. Basta yung mga kailangan na sa bata, yun yung ating malaki ang font. Huwag natin ipagsiksikan po sa PowerPoint. Ayan. Yung lahat po ay naandoon. Ano? Yan. Paganda-gandahin natin ng konti. So, pagka po tayo ay nagka-copy-paste lang, makipapansin po natin, hindi tama yung pagkaka-cut ng sentences. Iaayos na lang po natin. Hindi po pwedeng copy-paste ng copy-paste lamang po. Okay, ito gusto ko po siyang lagyan ng bullet. Ayan, pwedeng ito. Yan. At isa pa, gusto natin picture halimbawa. So, makikita nyo dito, meron na po ako naka-insert dito, no? Pakita ko po kung paano mag-import. Import! May nakasave na po ako dito na yung ating usong-usong Bitmoji. Okay, so dito meron na po ako nakasave dito na yung hindi masyadong uso. Hindi masyadong uso. Yung usong-usong Bitmoji natin. Ayan! So, nakapag-create ako dyan ng aking picture. Ito kunwari, ayan, no? Click ko lang siya. And then, add. So, nag-add na po siya dyan. Ito, kunwari ito, yan. And then, okay. So, makikita nyo po na yung ating bullet ay napaltan ng picture. Oh, parang masyadong maliit naman yung bullet na yan. Maliit naman po talaga ang bullet, di po ba? O, di ilakihan natin. So, habang lumalaki siya dyan, lalaki rin yung iyong bullet. Ayun, nakita nyo po. Okay. So, as I have said kanina, ito naman ay babasahin lang natin at hindi naman para basahin ng bata itong part na ito, pwede na lang natin siyang maliit na lang po. Okay, ngayon, maglagay tayo ng animation. Okay, ito, animation, add animation, or pwede natin siyang animation pane. Add animation, gusto ko fade, add fly-in, and split. Okay, gusto ko to ay one at a time or sabay-sabay, depende po. Dito natin siya. Yan, ito. Kasi ito healthy and then unhealthy. Ayan, yung hindi masustansya. Kita na agad ng bata, anong pwedeng mangyari sa akin pag yan ang kinakain ko? Pasok muna natin to. Yan, pwede natin siyang add. Pwede natin palitan ng more entrance. Ayan, wheel, strips, random bars, pick in, dissolve in. So, pwede nyo pong i-explore yan isa-isa. Okay. Ano yung na-apply natin? Dissolve.
Oh, ngayon, lagyan natin siya ng timing. Gusto mo ang timing niya ay very fast. Ayan, so pili lang tayo dyan. Pag gusto po natin mabilis, mabagal, slow, medium, yan. Pili po tayo dyan. So, sa bata, bilisan na natin kasi pag masyado matagal sila ay naiinip. Okay, yun. Ito naman, pagsamahin ko rin to, add animation, wheel na lang siya. Ang timing nito ay 2 seconds. Ay, anyway, pwedeng wag muna natin siyang lagyan ng timing kung mamaya tuturo ko sa inyo pagka mag-create na tayo ng video through from PowerPoint, pwedeng hindi na tayo maglagay ng timing. Ano po? Okay, now. Ito, lagyan natin siya ng animation. O, fly in. Ito, lagyan natin ng animation. Float in. Yan, pwede siyang isang sabay-sabay. Pwedeng by sentence, pwedeng by word ang pasok. So, wag naman natin masyadong tagalan. Okay, ngayon, parang nakukulangan po tayo. Lagyan natin siya ng background. So, punta lang, click lang natin dun sa space na yan. And then, gusto natin ay pwede tayong gumamit ng pattern. Ayan, pwede po tayong gumamit ng text, picture text, ng pattern. Ayan, pili-pili lang po tayo dyan. Ayan, pwede nating paltan. Gusto mo yan. Gusto mo po ito. Pwede po natin siyang paltan. Okay, ako po, nagawa po ako ng personalize ko. Nandito siya, nakasave. Okay, ito kunwari. Yan. Sinadya ko po talaga na makita nyo na lampas yung aking background. Yan, minsan kasi lampas. Pwede po natin siyang i-click dito. Gawin natin siyang 0. Yan. Okay. Fit na po siya. And then, apply to all. Pag gusto mo lahat po ng background, eh, yun ang gagamitin po. Apply to all. Okay, now, medyo hindi na nag-balance. So, pwede natin siyang adjust-adjust dyan. Adjust-adjust. Yan. Okay. Okay na po. Then, balik tayo sa PDF. Ayun, may batang background na nagpapakita ng masustansya yung kanilang pagkain. Okay, subukin. At yung sabi ko po kanina, once na may template na tayo, pwede na tayo mag-duplicate na lang. Duplicate, paste natin dito yung subukin, and then yung control yan, para as is yung kanyang font. Okay, nakalagay dito. Bago natin talakayin ang aralin sa module na ito, sagutin muna ang maikling pagsusulit. So, adlib na lang yan. Punta na tayo sa panuto. Okay. Oh, huh? Ayaw. Okay, tanggalin na natin dito yung ating bullet. Nan. Ayan, ang ating direction. Pwede natin lakihan yung direction. Kung tayo ay nasa actual setup, minsan pinapakopya natin yan sa bata. So, kailangan ay malaki. Uh-huh. Okay, sabi nga kanina, aayusin po natin yung cut ng sentence. Yan. So, ayan ay ating panuto. Hindi kasha. Pwede natin siyang i-move dyan. Ayan na po. Kung sumay yung panuto, palitan natin ng font, ng color. Kaya natin blue. Ayan. So, sabi, lagyan ng check. Mamaya lalapatan natin yan ng boses. Okay. Ito na tayo. Number. Okay. Ito, pwede natin siyang nakita nyo ito, sniping tool. Ayan. Pwede natin siyang kopyahin na ganyan. O, paano po ba nalabas yung sniping tool? Search lang po natin dito. Type in sniping tool. Ayun, ayun. Sniping tool. Lalabas na po siya. Ako ay nagawa na ng shortcut dito. Yan, kasi gamit na gamit ko siya. So, kung tinatamad si teacher, pwede niyang kopyahin na lang yan. Create siya dito ng slide. Ayun, kinopya na lang ni teacher.
Mm-hmm. Yan, kinopya na lang ni teacher. O kaya naman, ako po, ginagawa ko, yon ay sineserve ko as guide. Para paglalapat ko ng picture, kasi pag ganito, medyo mahirap mo na mag-edit. Para paglalapat ko po ng picture, doon na ako magbe-base. O nga po pala, pag tayo ay magpapalaki, mag-enlarge, magpapaliit ng picture, make sure po na dito tayo sa corner. Yan, sa corner. Para yung ating picture po ay hindi na de-deform. Minsan yung mukha, di po ba, lumalapad. Yan, o kaya kumikitid naman. Eto, since ito'y gagawin ko lang naman siyang guide, hindi na ako nag-focus dun sa, hindi ako dun naghigit sa corner. Kasi kukunin ko lang naman siya as guide ko, pattern para maganda ang balancing ng aking gagawing item na ito. So, dito gagawin ko yung 1 to 3, dito yung 4 and 5. Kung kasya naman ng 1 to 5, pwede rin. Ayan. Or kaya naman, usually ginagawa ko 1 to 3, tapos sa next slide na yung 4 and 5. So, ito pagsamahin natin yung 1. So, punta tayo sa design. At punta tayo sa insert shapes. Let's say, circle. So, pag tayo maglalagay ng circle, nakita nyo po na oval siya. So, sabihin mo circle, pero oval nakikita ng kids, mali yun. So, ang gawin po natin ay insert circle, tapos pindutin po natin yung shift habang tayo ay nagdadrag. Ayan. Palitan po natin siya ng yellow, or kaya kung anong available po dito. Ayan. Lalagyan natin siya ng text. Okay, control all. Palakihan natin. Patabain natin. Gawin natin Comic Sans. Okay, pag gagawa na po tayo ng maraming slide, pwede na tayo dyan kumopya sa mga template na nagawa na natin. O, yan. So, 1. And then, 2. Mm-hmm. Itliitan natin siya. Okay. So, I need 5. 2, 3, 4, 5. Ito yung 5. Later, ayusin natin. 2, 3, 4. Yan. Sobra na. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, ngayon, kailangan natin ng mga picture. Balitan muna natin siya ng number. 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, meron na tayong ganyan. Wala pala tayong space duhet, no, para po dun sa kanyang, lagyan naman natin siya ngayon ng line. And so ngayon, gawin ko ay oval na lang para dun pala niya isasagot. Ilalagay yung kanyang sagot sa line. Ulit. Okay lang yan. Tsaga-tsaga. So, ang shortcut ay Ctrl-C and Ctrl-B. So, pwede natin copyin dito yung dalawa na agad. Parang gusto ko 1, 2, 3 na lang dito para mas malaki ang kita ng kids natin. Ayan. Move natin siya. Okay, yung atin ay kalabasa. Meron na tayo kaninang squash. Mm-hmm. Then paste. And then coffee. Wala tayong coffee. Carrot, meron na tayo. So we need, meron na tayong carrot, meron na tayong banana. We need candy and coffee. So, balik tayo kay Kumaring Canva. And then, add page. Search in with, search in tayo sa elements. Coffee. Ayun. Coffee. Ay, wag yan. Kailangan mainit. Yan.
coffee. Good for the kids po ba ang coffee? Di po ba hindi? Teka, color brown, baka akala chocolate. Ito, let's use this one. Ayan, and then add page. Ano po yung kulang natin? Candy. Candy. Ayan. Okay, this time, ang isa-save lang natin ay page 38 and page 39. So, download, PNG, then 0.5 lang siya, transparent, down page 38 and 39. So, kung yung mga na-download nating picture, let's just try to make it organized. Pagsasama-samahin na lang natin siya. Okay, so ayun, dalawa. O ngayon, gusto ko siyang paliitin ng sabay-sabay. Pinlik ko lang siya, shift, tapos click. Yan. Coffee and candy. Let's change this to number 2. And this to number 3. Ayan. O, pwede na natin siyang alisin. Okay, now, let's add on the name of each picture. Mopia na lang ako dito. Tanggalin ko lang yung panuto. And then, palabasa. Pwede natin nakilaki. Okay. Ano to? Candy. Yung pagkaka-spell kanina ng candy, Tagalog na Tagalog. Okay, kape. Kape. Yan. Visible po yan sa bata. Readable yan. O, ito ngayon, duplicate lang natin. Dito sa ating slide sorter, right click, and then duplicate. So, syempre, number 5-4 na tayo. And then the other one is number 5. Tanggalin natin yung sobra. Pwede natin i-drag na lang na ganun. Kaso minsan ayaw. Okay. Kasi hindi niya cover yung buong picture. Ano yung sumunod po natin kanina? Carrot and banana. Carrot and banana. Carrot and banana. Okay, picture na sabay natin siya ng pariyak. Sabi ko po kanina, sa corner tayo, magdadrag. Ano po ba yung una? Carrot. Liktad. Carrot and banana. So, yun lang po. Yun yung short na video natin. Ito, lagyan natin siya ng animation. Itong tatlo, gusto ko po ay sabay-sabay. Yan, grow and shrink. Yan, click lang natin. Ayan po. Ayan, dito na tayo sa number 4. Pwedeng iba-iba. It's up to you po. Ikaw ang sariling creator ng iyong lesson sa PowerPoint. Okay, let's say tapos na kunwari tayo dito sa part na to. Pero marami pa siyang kadugsong iyo. Basta dun muna lang tayo sa basic. Gusto natin lagyan ng background music. So, punta tayo sa insert and then audio. Ayan. Ako po may mga nakaready na dito na mga audio which is not copyrighted. Kinuha ko po yan sa YouTube audio library which is free. Okay. Kasi pagka in-upload natin siya sa FB o kay sa YouTube, natatanggal po yung kanyang tunog. Okay. Punta po tayo dito sa control panel. Lagay po natin siya dun sa taas. Bakit sa taas? Para dun siya mag-i-start pagtunog, pagtugtog, kahit hindi pa nape-play yung ating, para automatic po siya doon ay tutugtog siya. Paano siya tutugtog? Punta tayo sa timing. Nakalagay po dyan. Naka-default siya sa on-click. Pindutin po natin yung with previews and then repeat. Let's say mahaba po yung ating PowerPoint. Lagay natin until end of the slide. Ayun. Ibig sabihin hangga't hindi po tapos yung slide, pag natapos yung music, tutugtog uli siya. And then effect from the beginning after, waring slide mo po ay 1 to 100 slides. Ang haba, ang dami.
Ito ay hanggang page 5 lang siya. Ah, slide 5. So, yan. Slide 5. Okay. Na. So, lalapatan na po natin siya ng voiceover. Punta po tayo sa slideshow. Record slideshow. And then, from the beginning. Ay, dito nakalagay dito, play narration. Yung ating pong pagsasalita, magna-narrate. Use timing. Yung timing mo pagpindot. Show media control. From the beginning. Kasi natin, medyo malakas yung music. Tatalo dito ang ating boses. Exit tayo. Ihinaan po natin siya ngayon. Hindi pwede mas malakas po yung background sa ating voice. So, yung music, parang hindi lang masyadong naboboard yung bata. Okay, start na tayo. Ito na siya. Health. Unang markahan. Module 1. Pagkain masustansya o hindi masustansya. Magandang araw. Kamusta? Kumain ka na ba? Ano-ano ang iyong mga kinain? Masarap ba ang mga ito? Alam mo ba na may masusustansya at hindi masusustansyang pagkain? Pagkatapos mong mabasa at matapos ang module na ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga masusustansya at di masusustansyang pagkain. Ating subukin. Lagyan ng check ang patlang kung ang pagkain ay masustansya at X naman kung hindi masustansya. Isulat ang iyong sagot sa iyong sanayang papel. Kalabasa. Ito ba ay masustansya o hindi masustansya? Candy. Masustansya kaya ito o hindi masustansya? Kape. Carrot. At saging. Okay, let's add on video. Right click and insert new slide. Then drag natin kung saan natin siya gusto ilagay. And then pwede tayo dito mag-insert media. Or kaya naman ay insert then video. So dito na tayo sa insert media. And then meron na po ako dito naka-save na videos na gagamitin. Okay, ayan. Naka-insert na siya. Pwede natin siyang palakihin by dragging the corner. Ayan. Pwede natin sakupin yung buong slide. Remember na lagi tayong sa corner hihigit pag tayo ay may i-expand na video or picture or image para hindi ma-deform. Ayan, inserted na po yung ating video. Okay, this time naman, outro na tayo. So, right click lang, then add slide again, and then insert the video needed. Ayan, then ganun lang din, kagaya kanina. Palakihin lang natin siya paghigit doon sa may corner. Huwag sa gitna, huwag sa taas, kundi sa corner. Para hindi ma-deform yung ating image or video. Okay, ngayon naman po, magre-record slideshow tayo doon sa dalawang video na in-insert natin. Go to animation, animation pane, and then timing. Tapos po, instead of on-click, gawin natin siyang with previews so that pag nag-play na yung video na yung ating slide, automatic mag-play yung kanyang video. So, ganun din dito sa ating outro. Yan, with previews. Yan lang po. Okay, ngayon, record slideshow na tayo. Kamusta? Yan, so dun tayo sa current para dun sa dalawang video. Ang inyong guro sa araw na ito. Welcome yan to our virtual classroom. So, after natin ma-record dito yung slide record niya, escape lang tayo. Para hindi maepektuhan yung slide 2 to 6 na nagawa na natin kanina. Salamat sa okay, so ulitin lang natin para dun sa outro.
Paalam! And current slide. Magre-record tayo ng kanyang slideshow niya. Okay, ngayon naman, isi-save na natin siya. Halimbawa, gusto natin siyang isave as JPEG or picture. Click lang natin dito sa may select type. Pindutin lang natin yung JPEG. And then save. Gusto mo po ba ay every slide o yung current slide lang? So since gusto natin i-print halimbawa lahat ng page, ang pipindutin natin ay every slide. So lahat ng slide na yan ay magsisave po siya as JPEG. So ito, ang kailangan natin ay gawin siyang video. Punta ulit tayo sa select type. Hanapin lang po natin yung Windows Media Video. And then lagyan na natin siya ng kung anong file name gusto natin. Ito ay masusustansya at hindi masusustansyang pagkain. And then, save. Dito sa ilalim, makikita po natin yan na nagsisave na siya. Pag napuno na tong bar na ito, ibig sabihin 100% na po siyang nakasave as video. Okay, now let's watch our output. Kamusta mga bata? Ako si Teacher Aileen, ang inyong guro sa araw na ito. Welcome to our virtual classroom! Health. Unang markahan, Module 1, pagkain masustansya o hindi masustansya. Magandang araw! Kamusta? Kumain dyan na ba? Ano-ano ang iyong mga kinain? Masarap ba ang mga ito? Alam mo ba na may masusustansya at hindi masusustansyang pagkain? Pagkatapos mong mabasa at matapos ang module na ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga masusustansya at di masusustansyang pagkain. Ating subukin. Lagyan ng check ang patlang kung ang pagkain ay masustansya at X naman kung hindi masustansya. Isulat ang iyong sagot sa iyong sanayang papel. Kalabasa! Ito ba ay masustansya o hindi masustansya? Candy! Masustansya kaya ito o hindi masustansya? Kape! Carrot! At saging! Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Hanggang sa muli! Paalam! Thank you for watching and for listening. I hope that you learned a lot today. Sana may natutunan tayo kung paano maggawa ng simpleng video editing na pwede natin gamitin sa ating mga mag-aaral. Yun lamang po. Paalam. Keep safe po tayong lahat. Bye-bye!